Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Day 6 ng Team Daddy Frankie dito sa lugar ng Panay. At sa umaga na ito ay maagang nagising ang Team Daddy Frankie dito sa tinutuluyan naming barangay Basyaw, bayan ng Ibisan dito sa Capiz, para maghanda ng panibagong public social experiment na gagawin ng team. Ngunit sa di inaasahan, habang nagkakape kami, ay biglang may isang dalagang nagtitinda ng isda at inalok kami para bumili. At nagulat ako dahil napakamura at napakasariwa ng kanyang tinitindang isda. Pero mas namangha ako at naging interesado ng mga ipagkwentuhan dahil ayon sa kanya ay nagtitinda siya para matustusan ang pambaon niya sa school at iba pa niyang pangangailangan. Dahil ulila na ito sa kanyang mga magulang at isang taon pa lamang siya nang iwan na ito sa kanyang lolo at lola kasama ang nakakatandang kapatid na babae. Pero sa kabila ng pinagdadaanan nila sa buhay ng magkapatid ay patuloy pa rin lumalaban sa hamon ng buhay at nagsisikap para makapagtapos sa pag-aaral para tuparin ang kanilang mga pangarap. Kaya't mga kababayan, samahan niyo po ako para alamin natin ang kwento ng buhay ng dalagang si Giselle. Kunin mo na yung anong kape mo. Okay, let's. Let's. Okay lang tubig ah. Thank you. Hello, good morning! Bakit? Kasi pag natawag ka sa akin, umusap ako ng video. Bakit galit ka? Galit siya. Galit ah. Nagmumura. Dan. Isda! Sir, kain na po kayo. Isda po. Isda! Maulan. Sir, tuloy ka. Maulan. Gandang araw po, sir. Bili na po kayong isda, sir. Anong isda? Yan. Sari-sari po. Meron po people, may locos, at saka... Locos? Ano yung locos? Yung ano po? Ito po. Ah, pusit? Pusit po. Ah, masarap yan. Opo. Tingin. Magkano naman yan? 50 pesos po. Galing po yan, Pierre. 50 pesos? Ito? Opo. Ilang kilo yan? Isa po. Isang kilo 50? Opo. Ang mura naman. Ano pa yung iba dyan? Meron pa po. Ito po. 10 pesos lang po. Anong tawag dyan? Yeah. Ay, ito yung ano? Toyo? Opo. 10 piso? Opo. Ba't ganun? Mura lang? Galing pa po yan. Mesh na po yan, sir. Sariwa nga. Oo. Walang yelo-yelo. Wala po. Eto? Ahipon. Magkano naman yan? 50 din po, sir. Ang galing. Parehas lang po dito. Bakit napakamura naman? 50 ang hipon? Opo, tapos sir. Pusit? Opo. Isang kilo din to? Dads, ano yan? Isda. Ah, isda? Isda po, sir. Ay, kuha ka nga timba, tumutulo. Ay, timba, planggana. Kasi, tulo sa ano. Yun ang ganito ba talaga? Hipon, dads, masarap yan. Ha? Oo. Hipon, masarap. Ganito ba talaga presyo dito, mon? So, pag ano kasi, dads, pag yung maramihan yung nahuli sa pier, mura po ang bintahan, pero pag wala namang huli. At pag walang huli, mahal din. Medyo mahal. Pero napakamura naman, oh. 50 pesos lang, hipon. Tapos yung pusit, asan na yung pusit? Yung pusit ang gusto ko. Ang lalaki, ah. Sarap po yung hiulang sa tanghalian, sir. Ang tanghalian? Tumuulan, ba't ang aga mo nagtitinda? Kasi po, para may baon po ako bukas, sir. Ay, may halo pang
Hipon yung pusit mo. Oo, halo-halo yata. Tinamay ko na. Okay lang? Okay lang, sir. Eh, mga kababayan, isang kilong hipon, 50 daw. Sabi ni ate, oh, tinan nyo sariwang-sariwa, oh. Hindi ka lugi nito, 50? Oo, tapos... Pwede na to, Lord. Pag-ulam natin, tsaka pang lunch, tsaka dinner. Oo, oh, marami na yan, Dads. Pusit, tsaka hipon. Ubusin nyo na lang po, sir. Ha? Ubusin nyo na lang po. Ito, magkano to? Tag-10. Wow! Eh, tingnan mo mga kababayan, no? Sa totoo lang, ito ganito karami, 10 piso, naka-ano ka na, kumbaga may pang-lunch ka na. Oo. Bakit alga mo nagtinda? Para po, ano po, sir, may pambaong pa ko bukas kasi napasok na naman. Sige, bilhin na natin to. So, magkano lahat? 50 plus... 10, 20. 120. 120! Sige, teka, hugas ako kamay. Teka, saan ka ba? Taga, doon lang po, sir. Doon sa may bundok. Aga mo, umaambun-ambun po. Baka magka, ano ka? Teka, hugas ako kamay. Kapi ka na ba? Kapi tayo. Sir, tapos na po. Sabi mo, sa pair yan. Sige, ilagay mo na dito. At kukunin ko na lahat yan. Para... Ay, maraming salamat po, sir. Sabi mo, sa pair, ano oras ka nagsimula nagtinda? Patang aga? Maaga pa po, sir. Kasi alas 4 nandun na po ako para nagtinda. Sa bagay, pag maaga sa pair, mas mura. Pero dapat tinasan mo kunti para may tubo ka. Eh, kasi po para mabilis na ubos, sir, kaya oh. Araw-araw ka ba nagtitinda? Opo, sir. Bakit ka nagtitinda araw-araw? Kasi po ganito lang po yung kinikita namin araw-araw, sir, para makatulong sa... Makatulong sa? Pag-aaral po. Ah, nag-aaral ka? Opo. Ilan taon ka ba? 20 po. Ah, okay. Ano grade ka na? Second year po. Second year college ka na? Opo, sir. Oh, very good. Masipag, no? Ayan. Bali, 120 yun. Oh, ito. Thank okay. You po, sir. isang plangga ng isda, 120? Ha? Oo. Taga saan ka? Taga doon po sa ano, sir. May bundok. Tapos, nag-aaral ka. Asan ang mga magulang mo? Wala lang po akong magulang, sir. But... Abata ka pa lang. Bakit? Iniwan kayo ng papa. Bakit ang nangyari ba't iniwan ka ng papa mo? Kasi po, nung si papa nagtrabaho na po sa Manila. Tapos, hindi na po bumalik. Anak, nung nagtrabaho na Manila papa mo, hindi na bumalik. Iniwan kayo. O bakit? Pwede bang ano? Okay lang ba na-interviewin kita? Tanungin ko yung buhay mo. Okay, lalagyan kitang mic. Sige, okay. Pisilin. Ako na lang. Ayan. Ano pangalan mo ulit? Sorry. Giselle po. Giselle? Opo. Tapos, estudyante, di ba? Opo. Sige, balik tayo. Anong nangyari sa'yo? Kasi, mga kababayan, tuloy ko yung pag-interview sa kanya kasi parang emotional siya nga nagsasabi pag natanong ko yung kanyang magulang. Kaya, aalamin na lang ni Daddy Frankie, no? Yan. So, bakit iniwan kayo ng papa mo? Ano nangyari? Ano reason? Hindi po namin alam yung reason po. Hindi na, ano na lang namin, hindi na bumalik. Ilan taon ka nung nawala siya? 1 year old pa lang po. 1 year ka pa lang nun? Aww. Tapos, sige nga, paano nangyari? Bakit? Iniwan po kami. Tapos, iniwan po kami kina nanay at tatay. Sino yung tinutukoy mong nanay at tatay na nagpalaki sa'yo? Yung lola ko po. Ah, si lolo at lola? Anong 1 year old ka pa lang, iniwan ka? Iniwan lola naman po. Kayo sa ano? Ano nangyari sa buhay-buhay niyo? Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa po. Ah, dalawa lang kayo? So, nasaan yung kapatid mo isa? Na working student po. Saan? Doon sa Boracay.
Ay, magkahiwalay kayo. Opo. Malayo ba yung Boracay dito? Opo. Kaya naman. Kinakaya naman po. Kinakaya. Ayun na, mama mo. May pamilya na rin pong iba. Ay, na... Ano, so sad naman. Nung iniwan ka ng tatay mo, tapos yung nanay mo, nag-asawa rin. Opo. May anak na po din doon sila. May anak na rin yung nanay mo? Opo. Isa kaya, po. Kaya pala ganito, nagtitinda ka. Araw-araw ka nagtitinda? Opo. Araw-araw po kasi Lunes at saka Biyernes po yung pasok ko. Kaya gumagalaw po ako araw-araw para may pangbaon po. Sa tingin mo, anong dahilan bakit nagkahiwalay? Anong nangyari yung mama at papa mo? Tapos napabayaan na lang kayo, ganun. Si papa po kasi may ibang babae. Nalaman namin na may iba siyang babae. Doon sa Maynila? Opo. Tapos, mula noon hanggang nung nasa Maynila siya, mula noon din na kayo kinakausin, tinatawagan, ganun. Hindi na po. Eh, tapos yung mama mo, nakapag-asawa rin, umalis din. Paano ba nangyari? Parang, ang hirap naman nun, nagloko na si tatay, ganun. Opo. Kahit yan, pinapadalan pa rin po kami ni mama, ganun. Papadala din yung mama mo. Pero mas pina-priority niya yung anak niya doon. Priority yung anak niya. Opo. Kaysa sa inyo. Sana mga pagtapos ka ng pag-aaral. Opo. No? Marami ka na binta ngayon. Opo, meron na po. Kasya naman. So paano yung pag-aaral? Buti na susurvive ninyo yung pag-aaral mo. Pina-budget ko naman po araw-araw. Ang galing mo. Anong course mo ba? HM po. Okay. So, pagkatapos nito, mamayang hapon ulit. Opo. Ano yung kukuha ka ulit ng isda? Opo. Okay, sige. Mga kababayan na medyo nalungkot ako sa kwento niya kasi masakit bilang isang magulang yung tapos sa kanya, sa part niya, parang nagloko na yung tatay, iniwan sila. Tapos si nanay, nag-asawa rin ng iba. Tapos, pinakamasakit dun yun, hindi na sila priority. Mas priority yung, priority na yung mga kapatid mo doon. Anong nararamdaman mo pagka ganun? Nakikita mo rin ba yung anak ng nanay mo? Opo. Yung mga kapatid mo, anong nararamdaman mo bilang anak? Tapos parang mas nauuna sila. Okay naman po sa akin kaso may lungkot po na umano na sa anak. Ako naiiyak eh. Ako naiiyak sa'yo. Naawa ko mga kababayan kasi. Basta, nangyari din kasi sa amin yan eh. Pasensya na kayo mga kababayan, ang aga-aga kasi, yung inaasahan kong magtitinda lang ng isda, mayroon pa lang ano, pinaglalaban ako yung umiiyak sa iyo eh. Na nakita ko lang kasi yung ano, yung buhay namin nung maliliit pa kami. Pero mas mahirap kasi nawala yung magulang niya. 1 year old pa siya. Pero ako noon, kaming magkakapatid, 7 years old ako nung nawalan ako ng magulang. Hindi naman totally nawala. Same. Buhay pa naman sila until now, thanks to God. Kaya alam, parang ganun din. Nagloko yung tatay ko, tapos nagloko din yung nanay ko. Kaya naalala ko lang, alam ko yung hirap na dinadaanan mo, pinagdadaanan mo. Sinsya na kayo mga kababayan, maingay dito, ang daming sasakyan. Kasi Linggo ngayon. Umiyak na rin siya. Sige. Ganito na lang, asa na yung pera mo. Para mga kahit pa paano makatulong sa pag-aaral mo, no? Bigyan ko na lang ng pera mga kababayan kasi ako yung ano eh. Ako yung nasasaktan. Kasi ano na eh, kumbaga,
Gaya ng sinabi ko, alam ko yung hirap ng mga batang nawawala ng magulang. Tapos gustong-gusto mo mag-aral. Tapos wala yung magulang mo. Wala. Subukan ko talaga yan. Nakita ko yung sarili ko sa'yo. Kasi noon nasubukan ko rin magtinda ng tinapa. Pero alam mo, laban lang. Sige lang, ha? Balang araw, aasinso ka rin. Basta, mag-sikap ka lang. Okay? Sige, bigyan kita pera. 1, 2, 3, 4. 5,000. Tulong po yan. Opa. Tulong ko yan para sa'yo. Maraming salamat po. Oo. Malaking tulong na po sa akin sa pag-aaral ko po. Aww. Diba yan? Nag-aagal mo. Ano pangalan mo ulit? Giselle po. Mabuti na lang, may lola kang nag-aalaga. Opo. Exactly talaga. Alam mo, sa totoo lang, nag-aalaga rin sa amin lolo't lola during that time na nawala yung nanay-tatay namin. Sa lola kami, lima kaming magkakapatid. Ikaw, dalawa kayo. Opo. Parehas babae. Opo. Ang problema niyan, pero ang kagandahan sa inyo, na igagapang niyo pag-aral, student kayo. Pero kami, hindi kami talaga napag-aral. Hindi kami, kumbaga sa hirap ng buhay, sa probinsya talaga napakahirap noon. Kaya laban lang ha, gabayan ka ng Panginoon. Sunday ngayon, magsimba ka. Opo. Dahil may natanggap kang blessing. Opo. Masalamat ka kay God. Hilingin mo kay God na malagpasan mo lahat yung mga pagsubok. Hilingin mo kay God na balang araw maging matagumpay ka. Ha? Opo. O siya, sige na ha, para mga pag-ayos ka na ng sarili mo. Opo. Ingat ka parati. Maraming salamat po, sir. Mag-ingat po rin po kayo. Sigal na pong balas sa kabutihan ng bumalik, sir. Malaking tulong na po ito sa akin, lalo na sa ngayon, sir. Maraming salamat po, sir. Ay, kunin ko lang yung mic, ha? Opo, sir. Okay. Sige, ingat ka. Opo, sir. Maraming sige. Salamat, sir. Umuulan, oh. Okay lang? Okay lang, sir. Oo, sige. Tignan yung mga kababayan. Umuulan pa yan. Lulusot na sila. Ang aga-aga naman, napaiyak na ako sa bata. Mga kababayan, pasensya na ako, ba't ako naiyak? Nakita ko yung sarili, yung sitwasyon namin magkakapatid nung kami maliliit pa. No? Kaya mga kababayan, maraming salamat. Risky, tabi mo to. May ulam na tayo. Lagay mo doon, pang lunch, tsaka ano. So mga kababayan, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Mag-iingat po kayo. Thank you.